Okay, so good day everyone. So again, this is Miss Divine Grace Francisco, and I am your instructor to this subject, Human Rights Education. Okay, so we are now here at chapter 3, you know? So this chapter is entitled The United Nations, Its Principal Organs, and the Human Rights. Okay, so we are already done with the introduction to the concept of human rights, you know? And then tapos na rin tayo with the history of human rights. Okay, so ngayon, unti-unti na natin pasukin. Okay, yung discussion with the international bill. Okay, but then, bago tayo pumasok ulit with discussing the international bill, so dito muna tayo with the United Nations. Okay, so kilalanin natin ang United Nations, ano na ba yung mga principal organs ng United Nations, at ano ang ganap niya, probably with formulating at the same time, promoting and implementing the concept of human rights. Okay, so let us start with defining or with recalling ano nga ba sinasabi natin na United Nations. Okay, so I think everybody is already familiar with the term United Nations already. And I think ito ay nahapyawan na rin natin with our first chapters na na-discuss. Ano. Ay, but then, ano, ay para lang sa mga medyo nakakalimot na dyan, actually, ito, ay na-discuss na rin ito. I think we had elementary days, ano, United Nations, yung term na yan. Hindi na bago sa atin yan. Okay, but then, based on the term itself naman, United Nations, okay? So, that is probably pertaining to different nations, okay? Different countries, okay? That is considered a nation. O, maya, alamin natin, ano, na ang bansa. Paano ba masasabi natin na yan ay nation? Okay, kasi meron kasing, meron din na by laws, ano, ay paano natin i-consider na yan ay probably bansa na kinoconsider na nation. Okay? As a kinoconsider na independent. Okay? As a United Nations, so that is what? So yung iba't ibang mga bansa, okay, na nag-unite. Pag sinabi nag-unite, nagkakaisa. Okay, probably nagkakaisa, nagtutulungan. Isa somewhat related with the cooperation. Somewhat related with the concept of collaboration. Okay? Pakikisa. Okay, so now, technically defining it, that is an international organization. So that was founded in the year 1945. Okay? Okay, so that is currently, sa ngayon. Okay, so that is made up of 193 member states. So how many countries ba tayo? Di ba dalawa? Ay, ano? Sorry. 195. Okay, so dalawa lang doon ang hindi kasali. Okay, so mamaya malalaman natin kung ano yung hindi kasali, ano? Okay, so 193, over 195 countries, okay, on earth, okay. So yan ay member ng United Nations. Ano? So the UN and its work are guided by purposes and principles contained in the founding charter. So what charter that is being pertained here is yung mga documents. Ano? Yung mga documents na nagko-contain ng mga pinag-usapan na natin, mga international laws, international bill. Okay, so yan, ang UN daw ay gumagalaw based on its charter, based on its agreement na nila, no, with the conventions, with the treaties, so on and so forth, no? Okay, so now, ano ba, kasali ba tayo sa United Nations? So probably yes, kasali ang Pilipinas dyan. Okay, so but then, sino ba yung mga kasali ng United Nations? Sige nga, tinanin natin itong website na to. So I'm hoping na that this is visible to you. So, ayan, ito ang ayan. Okay, so ito yung mga member ng United Nations. So, we have Afghanistan, Albania, Algeria. We also have Andorra, Angola, Argentina, Australia. Ayan, Azerbaijan. So, most of the countries lang naman, So, we have 195 countries. So, almost, ilan lang ba? Dalawa lang. Kasi 193, 195, yung dalawa lang hindi kasali. Bangladesh, Barbados, so yan. Okay, so of course, kasali ang Pilipinas. So kasali tayo sa United Nations.
Ayan. Pinakita ko na naman nakasali talaga tayo sa United Nation. Okay, so let us continue my presentation there. So, pinatunayan ko lang na tayo ay kasali sa United Nation. Okay, so, ayan. Let us have this one. What are the main areas, okay, of UN's work? Okay, so ano ba yung main areas ng work ng United Nations? Kumbaga, ano yung main purpose of its of that organization, of that international organization? What is the main purpose or ano talaga ang goal, no, ng mga bansang kasali diyan, bansang nakikisa with this organization, United Nations? Ano? Okay, so probably that is unang-una diyan. Okay, so to maintain international peace and security. Okay, so if you recall our our discussion with the history, okay, ng human rights, di ba? That United Nations is created, okay, after World War II. Ikalawang digmaan pangdaigdig. Okay, so ayan ay create. But then may nauna dyan, di ba? So that was the League of Nations. Okay, so League of Nations, that is World War I, after ng World War I. Okay, nagkaroon rin ng World War, ay so ang League of Nations ay napalitan ng United Nations. Okay, so yun talagang pinakaunang pinaka-core purpose niya. Okay, so that is to promote or to maintain, okay, international peace, okay, and security. Okay, so another is, of course, that is to protect, okay, human rights. Ay, kaya natin ito pag-uusapan, ano, itong United Nations, ay kasi ang subject natin ay human rights education. So talaga nga hapyawan natin anong ganap ni United Nations. Okay, so that is to protect human rights or deliver humanitarian rights. So itong humanitarian rights na sinasabi natin, if you recall with your history then, ating human rights, di ba? As we have mentioned a law there, okay, so secret kung anong law yun, baka man, kailangan matandaan ninyo anong batas yun. Okay, so that is international humanitarian law. So probably that is for protecting not only the rights of an individual person, okay, but then yung yung mga involved din. Okay, like mga combatants, ano? It's somewhat related to war. Okay, more about the war crimes. Okay, so that is also its main goal, since that is that is for the purpose also of maintaining international peace and security, di ba? Okay, so ano ba ang talagang main reason kung bakit nababali, okay, ang peace internationally? It's because of what? Conflict with different states. Okay, so conflict with even sa loob ng country. Okay, so to promote that, to maintain international peace, so that is also have to be done. Delivering humanitarian rights. Okay, so but then later on, i-discuss din natin to mag-isa, individual, yung international humanitarian law and ang ating instrument, no, sa pag-adapt ng humanitarian law. E paano natin in-adapt yung international humanitarian law? Okay, with that Republic Act, okay, that we have created, ay how do we implement it? Kasi, ay bawat bansa magkakaiba rin syempre ng implementation or pang-adapt ng international humanitarian law. Okay, so sa ating bansa, iba rin yun, ano? Okay, so yun, ganun. Okay, so support sustainable development, of course, and climate action. Ay, so ito naman talaga ang isa din sa pinakamahalaga, okay, naganap ng United Nations, di ba? If you, if you observe din naman during the time of crisis, okay, so ayan, kahit ngayon, ayan, yung mga affected ng... Julia, hindi naman sa coronavirus, parang pantay-pantay din naman ang nalang natin dyan. Ay, so, affected with most of the earthquakes, mga tragedy, you remember the tragedy sa Haiti? Nung di ba? Nagkaroon ng earthquake. So, that is also part of the areas that is being accomplished by United Nations. Okay, support is others, development, and climate action. Okay, so uphold international law, of course. Ay, so yung mga dinevelop, okay, ng mga international laws natin, mga napag-agrihan, technically, ng mga organs ng United Nations, ay lahat ng member ng United Nations should what? Ay, should uphold it. Pag sinabing uphold it, adopt it, consider it. Okay, so ganon. And so those are the main areas of United Nations. Okay?
Okay, so I think nahapiwan ko na kanina, nabanggit ko ang term na principal organs of the United Nations. Okay, so ito yon, ito yung mga yon. But then when you say principal organs, so kumbaga yan ang ano, no? A technical term lang yan, parang maganda kunyari ang ano, maganda ang pakinggan. Okay, but then basically that is, ito yung United Nations, may iba't iba siyang ano, iba't iba siyang parte, okay? May ano yan, iba't ibang organ, may iba't ibang instrument. Okay? May iba't ibang instrument ang United Nations, may iba-iba siyang organ, ano? Kumbaga sa tao, 'di ba? Paano ba sinabing organ natin? Ayun yung bumubuo, 'di ba? May bumubuo sa atin, may internal organ, may external organ. Okay? Internal organ kailangan 'yon, we need our heart. Okay, to remain alive. Okay, ganun din 'yon. 'Yan yung bumubuo sa UN. Ayun na may instrument ng UN. Okay, in order to be kept okay on their goal, ano? And so po, di una-una dyan ay ang General Assembly. We also have the Security Council. We also have the Economic and Social Council. And we also have the Trusteeship Council. And we have the International Court of Justice and the Secretariat. Okay, so hulaan nyo nung unahin ko. So that is the Secretariat. Bakit Secretariat ang uunahin ko? Okay, kasi that UN Secretariat kasi that is the UN's executive arm. Okay, so if you remember the concept okay, of the term executive, di ba pa sinabi executive yan ang pinakakataas-taasan? Okay, ang Secretariat kasi that is considered as the highest highest organ ay ng United Nations. Okay, so kumbaga, kung i-compare natin sa dito, sa ano natin, locally, president, vice president, senators, so yung president, yung secretariat. Okay, so that is the UN executive arm. Okay, so that is base. So ito ang kanyang location ng office niya. It's in New York City, and meron din siyang iba't ibang offices sa Geneva, sa Vienna, and Nairobi. Okay? Okay, so it carries out the day-to-day work of the UN as mandated by the General Assembly and the organizations other main organs. Okay, so now, tens of thousands of UN staff members working at duty stations. So ito yung, meron talaga, parang talaga siyang office talaga. Ay, so somewhat in the concept na parang lahat ng administrative work is halos nandito sa office ng UN Secretariat. Okay, so yan, yung mga staff members, nire-recruitin sila, pwedeng internationally, pwedeng locally. Okay, so they work in the duty station. Okay, so meron sila mga kanya-kanya mission. Okay, so now, ito ang kanilang pinakamataas. Okay, so diba there are this administrative staffs, may mga staffs dyan. Okay, meron pinakamataas doon, and yun ang tawag doon ay Secretary General. Okay, so ito ang Chief Administrative Officer ng United Nations. Okay, and probably siya yung head ng Secretariat. Okay, so head ng Secretariat, diba sabi natin kanina, ang Secretariat, that is the executive arm ng United Nations. Okay, so yan yung pinakamataas ng United Nations, therefore, ang Secretary General, that is, yung mismong administrative officer, yung mismong pinakamataas din ng members of UN. Okay, so Chief Administrative Officer of United Nations. Okay, so we have here si Antonio Guterres. Okay, so siya ngayon ang ating Secretary General ng UN. Okay, so that is since January 1, 2017. Okay, so until now siya pa rin ang nakaupo, no? So kasi ang term natin ng Secretary General is until 4 years, 2018, 19, 20, 2020, 20, 20, 5 years, sorry. 5 years. Okay, 5 years ang term ng Secretary General. Okay, so now, so unahin natin muna, pag-usapan naman natin ang General Assembly. Okay, so inuna lang natin ang Secretariat kasi yun ang highest organ okay, ng ating United Nations. So dito naman tayo kay General Assembly. Okay, so ano kaya ang General Assembly? Ano? So actually, even in this term itself then, we can already visualize ano meron sa Assembly. And it's somewhat in the concept of forum. Somewhat in the concept of probably lahat ng mga members ng United Nations, they are having an assembly, okay? They are having a forum, they are having a debate, okay? And so probably that is for what? For deliberation, okay? For policy making,
Okay, so yon, kaya sila nagkakaroon ng forum. I can came from the term itself lang, if you will take it literally, General Assembly. Okay, yung mga member state is they are having okay, a conference. Okay, they are having a deliberation. Okay, so technically, General Assembly dito nagsistart talaga, ano, yung pag-develop ng ating international. Okay, so to make it specific, yung ating mga bill of human rights. Ano, si General Assembly, sila ang nag-propose. Okay, sila-sila yung mga nag-argue dyan. Okay, so, so this is established in 1945, of course, under the Charter of United Nations. Okay, so it plays a significant role in the process of standard setting, okay, and codification of international law. As if you will compare, okay, sa ating bansa, o president, vice president, senators. So technically, they can be considered, they can be seen as yung mga senators natin, legislative body. Okay, so parang ganon sila sa atin sa international ano, no, sa international organization na to. So sila mismo yung nagsistandardize. Okay, so ang kanilang main role is yung mismong codification ng international law. Okay, sa secretariat, siya yung pinaka-executive. Okay? Okay, so yan, the assembly meets September to December each year, so that is annual yan na. Okay, September and December, then ang second part nun ay January to September. Okay, so also during the resolution part of the session, so yung pangalawang session palagi, which is probably ito yung ano, no? January to December. January to September. Okay, so diyan nangyayari yung mga thematic debates. Okay? So syempre ang nag-organize yan yung president na General Assembly. Okay, so probably ang mga pinagdadebatehan nila diyan is somewhat related of course with international deals, okay? Conflict with the international deals. Okay? So ayun. So somehow in that ano rin, in that session, they are having a consultation then with some ano no, though informal ng konti, okay, kasi consultation lang, iba pa yun sa debate. Eh. Okay, kumbaga before they pass the resolution, they also consult each members of General Assembly. Okay? Okay, so now, who are the current members of General Assembly? So probably lahat ng member okay, ng United Nations. Hindi lahat kasali dyan. Kaya lang alam naman merong ibang mga bansa dyan na walang boses, ano, ay, with the international law being proposed. Diba? Or kung ano man resolutions nila, ano, no? That ipinapropose for those member ng United Nations. Alam naman may ibang walang boses dyan. Okay? So, edi lahat ng member ng United Nations. Okay? That they are all part of a General Assembly. Okay? So, except nga lang, with this ay ang Holy See at policy. Okay, so bakit pa sila sinali dyan? Bakit ano pa? So they are still considered part kasi ng United Nations. Kasi silang nalang tira eh. Kasi ang countries natin ilan ba? 195. So dalawa lang nang tira. Yung Palestine lang at saka Holy See. Okay, so they are not formally considered as member ng General Assembly. Okay, but then they are ang sa kanila ang title entitlement nila ay observer states. Okay, so paano observer states? Ay so by that resolution na no, so pagko-consider na sila ay observer states, eh kumbaga ano lang sila, pwede silang sumama okay sa mga conferences, okay, sa mga pwede silang makisama sa mga meeting. Okay, pwede silang makinig kaya nga observer state. Pwede silang mag-observe. Okay, but kumbaga walang ano sa kanila, walang obligation sa kanila to ano to speak out. Okay, walang obligation sa kanila for that. Okay, so unlike with the member states of United Nations, there are no obligations for them to ano din na makiano ba na makibagay, makiblend okay, sa kung anong standard na kinoconsider ng United Nations sa mga member ng United Nations ano. Okay, so they have no obligations with that. Okay, so yon. They can observe. Okay, they can observe. They can attend conferences. So they are welcome. Okay, to observe. Okay. Ay so bakit? Bakit daw ang Holy See at Palestine na yun, no? Hindi sila sumali talaga formally with the United Nations. Okay, so meron kasing part, di ba? I think nabanggit ko na to kanina. Merong part na may mga iba na ano no, may mga ibang mga nations na
hindi pa totally in peace, okay, ang relation sa ibang country. Okay, and yung kasama na doon ang Holy See. Okay, so sabi kasi may conflict pa sila doon sa ano eh, sa Israel. Okay, may conflict pa sila. Ngayon, may conflict sila, eh dapat nga kasi dito sa United Nations na yun. Ay pala sinabi kasi yung nation dito, dinefine dito ang nation. Dapat, ay ano na yung relations niya internationally. Okay, una, ay para makonsider na yan ay nation dito sa sinasabi natin. Dapat may government, dapat consistent ang population niya. Okay, consistent yung number ng population. May government. Alimutan ko yung isa. Pangatlo, kailangan maayos ang relasyon mo sa mga mga bansa internationally. Okay, so sabi kasi they are having a conflict at ang Holy See, you know. And at policy at the same time, meron din conflict with some spiritual belief din nila. Okay, hindi talaga sila formally sumali. Okay, so but then, they are allowed to observe. Okay, what's in ano no? What's about ano sa organization? Ano mga pinag-uusapan diyan? Ano mga balak niyo? You are ano? Yeah, they are considered as an observer status. Okay, so again, okay, so baka lahatin natin ng United Nations ano. Ay so hindi lahat ng bansa ay kasali. Okay, so ang kasali lang talaga ay 193. Okay? 193 of the country of Earth. Okay? Ay so ang natira ay observer states. Okay? Okay, so now, let us have the major functions of the General Assembly. Okay, so una-una dyan, of course, that is to consider and approve the United States budget, more about the budget, financial assessments ng member states. Okay, so sabi nga natin kanina, di ba, one of the major functions or one of the major areas that is being accomplished by the UN is yung i-sustain nila ang development ng bawat isa. Okay, so there are also financial concerns ano na kinoconsider dito no as part of the function of United Nations. Okay, so elect probably that is to elect non-permanent members okay ng ating security councils okay na members ng United Nations councils and organs. So you think not about this one ay so permanent members, non-permanent members. So, ibig sabihin may non-permanent, may hindi permanent, merong permanent. Okay, so doon muna tayo sa permanent members ng Security Council, ha? Ang sa Security Council, yung mga non-permanent members nun, ang General Assembly ang nag-elect. Okay, so sila-sila na babotohan. So, syempre, sila-sila yung mga member ng, yun, ano, ng United Nations mismo, di ba? Okay, so yung mga permanent members na yun, is of course, yan yung China, France, okay, we have the Russia, and we have the United Kingdom and the United States. So, sila ang permanent members. Now, yung mga non-permanent members, which is 10 members, kasi 15 members yan eh, yung Security Council. Yung 5 dyan, permanent. Yung 10 dyan, hindi permanent. Bakit hindi permanent? Kasi sila ay ine-elect. Okay, ine-elect sila, binabawatohan sila. Okay, so, now, yun, binabawatohan sila. Ano? So, yan, ang role ng General Assembly, okay, yung mga non-permanent members, yung 10 na yun, ng Security Council, sila ang mag-elect. Okay, so lahat naman, halos lahat naman ng members ng United Nations, pinagbabotohan ng General Assembly kasi sila-sila nga yung mismo member ng United Nations. Okay, so now, ang other members ng United Nations and organs, ano, okay, so syempre may mga terminologies din dyan, just like the Secretary General, so that is also recommended by the Security Council, okay, appointed by the Secretary General. Okay, so yung ibang mga position, ano, so that is first recommended by the Security Council. If that is the Secretary, if that is not the Secretary General position itself, then si Secretary General mag-a-appoint doon. Okay? Okay, so number three, that is to consider and make recommendations. Okay, on the general principles of cooperation for maintaining international peace and security. Okay, including disarmament. Okay, so yan, yun naman yung main goal na ano, di ba? Ng United Nations. Okay, so ang pinaka ano dyan, ay ang pinaka may role dyan, syempre, for recommendations, yun sila-sila pa rin in General Assembly. Ano? Okay, so since lahat na sila ay member ng United Nations, so dapat talaga sila yung ano, no, mag-cooperate sila with international peace. Okay, so kaya ngayon, wala nang ano, di ba? Wala nang tao dito pahaging ng World War. Ewan ko lang ha, pero kasi, di ba, kung parte kayo ng United Nations, and you are part of that General Assembly, lahat naman kayo part ng General Assembly,
Okay, so that is you ano, that is part of your function na you should also promote international peace. Okay, so that is the ethical ano eh, ethical part of being a member ng ano eh, that is an ethics of being a part of the United Nations. Okay, so sabi kapag ano no, kapag may mga violate ka dyan, sa mga kung ano mga agreement ninyo as being a member of the United Nations, eh, so yung mga perks, okay, of being a member of the United Nations, ay sa kasama na din, syempre, yung tutulungan ka ng ibang bansa in times of your crisis, in times na magkaroon ka ng need with the financial budget para sa bansa mo, di ba? For the development sa bansa mo, ay aalisin nyo sa iyo. Di ba? Ayun. So, ganun lang naman. Okay? Okay, so discuss any questions relating to international peace and security. Okay, except for this situation is currently being discussed by Security Council. So, ganito, yung mga dispute talaga, pasabi kasi yung dispute, yung mga problem, mga hindi pinagkakasunduan, ano, okay, ng mga bansa. Okay, so, ang talagang may role dyan is si Security Council. Okay, but then kasi, what if, kung yung member mismo ng Security Council, yun yung may dispute, di ba? Okay, so, ay kung hindi si Security Council, yung General Assembly, ano, ang mag-discuss niyan. Okay, yung sasagot ng mga, may mga tanong related dyan sa international peace. So, sabihin na natin yung pinag-aawayan, okay, ng dalawang bansa, okay, na related or makaka-affect ay sa international peace. So, kung hindi si Security Council, okay, so, I don't know, si General Assembly, except for a dispute or situation is currently being discussed by Security Council. Okay, kung hindi na di, kung na-discuss, na-discuss na rin Security Council, then out na ngayon si General Assembly. Okay? Okay, so in his studies and make recommendations to promote international political cooperation, okay, development and codification of international law, realization of human rights, okay, fundamental freedoms. Ay, so ayan, yan naman ang talaga ng mga general ano no, general role ng ating ating members ng United Nations. Okay, so very ano na, very self-explanatory, sige kayo nang bahala dyan. Okay, so my recommendations for the peaceful settlement of any situations that may impair friendly relations among country. So of course, saan nila nang gagaling yan? Okay, so kasi na, ang main goal naman talaga nila, di ba, is to promote peace, okay, international peace and security. Okay, so of course, ang pinaka nagre-recommend sa lahat ng organ ng United Nations is the General Assembly. Okay, my recommendation for the peaceful settlement of any situation. Okay, so kung nagkakaroon ng problema yung dalawang bansa, okay, so ang ating pinaka-aasahan na magkakaroon ng recommendation dyan, pag-usapan nila yung mag-recommend sila kung anong dapat gawin. Okay, so si General Assembly. Okay, so hindi na natin gano'n naririnig, di ba? Ay kapag sa mga balita, mayroong mga may dispute sa dalawang bansa, General Assembly, ang sinasabi na talaga United Nations. Ay kasi syempre yung part ng ano, yung buong members ng United Nations, ay yun din naman yon, yung General Assembly lang din naman yon. So if you pertain with the ano United Nations, may kahit pertain mo yon, yun yung alam na ano eh, ng karamihan eh. Di ba? Ano yung General Assembly? Ay, sabi ka na lang sa term na United Nations. Okay, so they are always yung pinaka-inaasahan na mag-recommend. Okay, but there will be disputes, ano, ay not in need for, ano, for a solution. General Assembly. Okay? I consider reports from the Security Council and other United Nations organs. So, the Security Council, ay, so, ay kung sila ang first touch eh, okay, ng some conflict that will affect international peace. So, bibigay nila ngayon sa General Assembly. Okay? Okay, so, now, dito naman tayo. I-connect natin ngayon sa General Assembly sa human rights. Okay, so ano kaya, ano ang ganap, okay, ng General Assembly? Okay, with some activities related to promoting, formulating, okay, the concept of human rights. Okay, ano yung mga considerations natin, nakarapatan nating mga tao, okay, sa lahat naman. Sa anong ganap yung General Assembly? Okay, so probably ang General Assembly, okay, so sila ang nagbobotohan, okay, para ma-adapt. I-adapt yung human rights declarations and conventions. Okay, so not totally
not totally para maano, ma-publish, okay, ang declaration, kasi declaration nga eh, and convention, di ba? Okay, so not totally parang batas yan, hindi. Okay, na batas, di ba? There is a, ano, a company sanction. Okay, so they just simply vote to adopt it. Okay, so hindi totally nakapagdilabas itong ano, no, international law. So since you are a member of United States, United Nations, since they are a member of United Nations, ay kailangan sundin na nila yon unless mapaparusahan sila. Hindi ganon, ha? Okay, so they just simply vote to adopt it. Okay, so magpo-propose ng ganitong ano, no, ng ganitong konsepto ng international law, international standard, okay, so they will just simply vote to adopt it. Okay, so ito yung ano, ito na example na nangyari no, no, 1948, okay, yung Commission on Human Rights, okay, yung mga member, no, so that is about 47 member states. Hindi lahat, ha? I shouldn't be confused. Ma'am, may kaiba ba yung United Nations at United Nations Commission on Human Rights? Eh, so, technically, hindi naman. Kasi, kumbaga, parang may area din yan. Okay? Parang may mga area, specific areas din sila of, ano, of specialization. You are a member of United Nations, merong specific area kung saan kayo naka-assign. Okay? Kung ano yung, ano nyo, kung ano yung pinaka, kumbaga, pinaka area ay naisusulong nyo. Okay? So, merong iba for drugs and crimes. Ay merong for, ano, meron din for Commission on Human Rights. Yung iba, drug and crimes, madami yan. Okay? So, ngayon, nag-propose ito, 1948, ano, may draft. Okay? At complete this draft of the United Universal Declaration of Human Rights. Okay? So, diba, inanin na yung resolution nun, yung UDHR. Binagpatuhan mo yun ng General Assembly na i-adopt natin tong dokumento. Okay, i-adopt natin tong mga member ng United Nations. Okay, so they have proposed it and pagbabotohan na i-adopt. Okay, so merong mga ano, syempre, merong mga bansa na hindi nag-a-adopt. Okay, but then, of course, kung majority, edi i-adopt natin lahat. Okay, so ano mangyayari kapag hindi i-adopt? Wala, hindi naman makukulong. Okay, but then kasi, ano, no, kasi bakit may pinakamataas ba na ano, na bansa sa ano, sa buong mundo? Wala naman eh. So, kumbaga, that is part of one ethics only. Okay, so, they're not obliged, but they just simply adopt it. Siyempre, you have to blend. You have to blend with it only. Okay? So, kung pinabotohan na marami, eh, bakit hindi ka makikiblend? KJ ka. Okay? Okay, so, ayun. Okay, so, next. So, we're done already with the Secretariat. We're done with the General Assembly. So, simple lang naman ang konsepto ng dalawa, no? Okay, so the executive body, so ng buong United Nations, that is the Secretariat. Ang tawag sa tao doon, office yun na, ang Secretariat, office yun. Ay, ang tao doon is, ano, no? Maraming mga tao doon. Okay, ang pinakamataas sa mga tao doon is the Secretary General. Okay? Okay, so we have also the General Assembly. So, sila yung talagang mismong nagpo-propose ng documents. Okay, so probably, depende yun, meron about sa drug, meron sa crimes, meron sa how do we develop the youth. Okay, so, and then, sila-sila din ang mga nagbobotohan. Okay, so, kumbaga, kung ikukumpara natin na with, sa pinaka-alam natin, ay executive body, legislative body, judicial body, ang legislative body doon ay General Assembly. Okay, so, we have the Security Council. So, let us know, ano ba to? Ano ba yung Security Council na to? Okay, so, probably, okay, so even in the term itself lang din, okay, you can already visualize ano kaya ang ganap nila. Ano ang trabaho nila? As one of the organ, ano, of United Nations. Okay, so that is, sila yung pinaka, ano, no, so pinaka, tawag dito, pinaka nag, ang goal nila is to maintain international peace and security. Okay? Sorry. But it faces steadily calls to reform better meet 21st century challenges. Though lahat naman, ganito no, halos lahat naman, syempre, halos lahat naman ng organs ng United Nations, ganun talaga ang pinaka-core function. And in fact, yun naman talaga ang purpose ng United Nations, di ba? That is to promote international peace and security. But then, you take note about the term promote, di ba? That is to promote only. Pero yung mismong, kumbaga, yung implementing arm, okay?
Kasi yun yung Security Council. Okay, so they have to maintain, okay, international peace and security. Okay, maintain. Yung isa kasi promote, United Nations promote. Okay, so yun yung pinaka, ano nila, objective nila. Ang Security Council to maintain international peace and security. Okay? Okay, so probably that is empowered to impose binding obligations, okay, on 193 member states to maintain peace. Ay, so kumbaga, sila talaga yung instrument, okay, so sila talaga yung instrument, ano, with maintaining peace. Okay, so probably that is for all members ng United Nations. Okay? Okay, so now, sino-sino yung mga kabilang, okay, dito sa organ na to? So we have, kaya nabanggit na natin, di ba? Merong permanent members and we have non-permanent members. Okay, so probably ang permanent members natin dyan is, again, that is the China, that is the UK, United States, the France, and Russia. Okay, yung five, ano? Okay, so we have also the 10 non-permanent. Okay, so non-permanent kasi sila ay ine-elect. And so that is around 3 to 5 years. I forgot. So I think 3 to 5 years yun, ano? 3 to 5 years. Okay, so ang kanilang term. Okay, so after that, papalitan na sila ulit. Ayun, pwede na ma-revote. Okay, pero hindi sila permanent. Ang permanent yung China, yung France, yung Russia, UK, at saka US. Ngayon, ano pinagkaiba ng permanent at ng non-permanent? Ay, ang permanent, okay, so sila, aside, ano, na hindi sila natatanggal sa pwesto. Okay, so, sila ay may tinatawag ng veto power. Okay, so veto power, that is, what? That is, kumbaga, if there is this, research that word literally, okay, yung kanyang vocabulary mismo. There is this action, di ba? Tapos pwede nilang stop. Okay, so parang ganyan din sa kanila. There is already an implementing activity or implementing document. Pwede sila, meron silang power to stop it or rerun it. Okay, so yun, ano. Yun lang ang kinaibahan ng permanent aside with the, ano, with the time or length ng kanilang ng position. Ano. And so they have the veto power. Okay, so ayan, yung permanent members and then elected members ngayon, they regularly meet. Okay, so don't be confused ha. Okay, so hindi yung buong China yung nakikipag-meet dyan sa ano ha. Ay, sa mga, just join sa conferences ha. Ay, so of course, there are just representatives. Okay, so usually the ambassadors. Okay, so ayun. May mga representatives na meet dyan, ano, to talk about the issues. And probably the threats to international security. Okay, so, ayan, probably for addressing issues ng civil wars. Mga digmaan, more about digmaan. Okay? And so, but then, hindi lang din digmaan. Okay, so, pwede yung disasters, national disasters, terrorism. Okay, so, international security nga, di ba? Ang security naman, hindi lang naman yan limited with, with the war crimes. Hindi lang naman yan about that. Okay, the security of the country itself. Okay, so even ang kanilang ang kanilang mismong development. Okay, ang kanilang mismong continuation for running. So, syempre kung ano yan, nasalantayan ng disaster. Okay, so one of the also of those main organ. Okay, that is directly yung concern nila, Security Council. Okay, so ganun na lang, don't be confused. Ang General Assembly ay more about legislation, more about formulation, codification ng standards and international law. Sa Security Council, sila talaga ang nakafocus with addressing, okay, the issues, ano? Okay, so addressing the issues. Okay, ano yung mga current na nangyari? Okay, na nasa-serve as threat. Pwedeng threat pa lang o na nangyari na talaga. Okay, so sila ang pinaka main organ that is yung first touch of addressing that issue. Okay, so General Assembly pwedeng preventive din kasi sila yung nagko-codify ng international bills and documents and standards natin. Sila yung preventive Security Council. More about reactive ang counterpart na hindi na sila preventive. May nangyari na, sila ang usually nag-a-address. Okay? Okay, so let us have this one. Meron ako dito. Ito ay members
Okay, so yung current member, so I didn't put this in ano no in this PowerPoint kasi syempre nababago to as the year passes by. Baka mamaya ha, ay after 10 years babalikan nitong PowerPoint ni Ma'am Divine eh. O tapos sabihin niyo bakit hindi na ito yung ano yung talo ko ba ang member ng Security Council ito yon. Eh di ba elective nga ang 10. So pwedeng with the next ano na next years eh iba na sila. Okay? Okay, so let us have this aside. So ito ang mga current members. Okay, ng Security Council. Okay, so let me share my screen again. Ayan, Security Council ito ha. Ay, current members, of course, ang permanent members is China, France, Russia, United United Kingdom, United States. Okay, so ito ang, ano, no? Ito yung ngayon, Estonia, India, Ireland, Kenya, Mexico, Nigeria, Norway, Grenada, Tunisia, and Vietnam. Okay, so yan ang current members ng Security Council okay, of United Nations. Okay, so yan. Okay, so let's get back to my PowerPoint. Saan na ba ako? Dito naman tayo. Okay, so ayan na, actually the council remains largely unchanged since its founding in 1946, so steering a perennial debate, so sila pa yung nalidiba-debate. Okay, so members competing interests have often stymied the council's ability to respond. So yan, sabi ko nga kanina, so they are more about responding. Okay, so yan ang ano nyo dyan, do not be confused with the General Assembly and Security Council. Kasi they are more about responding. Ay, ang ating General Assembly, it's more about prevention, di ba? Kasi sabi natin, they are more about codifying international law. Okay, so if we will connect it with the human rights, so sila yung much more about yung nagko-codify kung ano yung mga pag-aaralan natin sa mga susunod na chapter. Okay, yung mga rights of the indigenous people, yung mga conventions na yun. So probably that is pronopose ng ating General Assembly and pinagbotohan nila kung i-adopt natin, ano, i-adopt ng mga member states ng United Nations. Ngayon, if there will be conflict, okay, so magkakaroon ng crisis, ng conflicts, probably, so we have the rights, and the Security Council, sila ang ano, no. Okay, so, yan, ang kanilang, ang respondent, ang mag-respond na Security Council. Okay, so, yan, since yun yung civil war now, okay, even the coronavirus pandemic, okay, so sila ang ating organ that is main about responding about. Okay? Okay, so we have here, I said the function, the general function of the Security Council. So that is one, to maintain international peace and security in accordance with the principle and purposes of the United Nations. So that is very generic in nature. Okay, so investigate any dispute or situation which may lead to international friction. So yan ano, so meron ng dispute, sila ngayon yung una mag-investigate about it. So sabihin na natin ang dispute niya, no, situation niya is somewhat related to may argument between two states. Okay, so sa member, sa ano natin, sa organs of the United Nations, sila yung mag-investigate. Okay, so parang ano din, kung ikukumpara natin sa kung ano yung pinaka-familiar sa atin, edi yung mga pulis, kumbaga, police ba? Tama ba? Ah, sa somewhat related with ano, enforcement, ay yun yung Security Council. Okay? Okay, so to recommend methods of adjusting such disputes in terms of settlement, so ano recommendations nila? Okay, so to formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments. So armaments is somewhat related with the weapons. Okay? Okay, so another to determine the existence of the threat, okay, to the peace, so yun na no. If you will ano nga yan, if you will i-visualize mo basis sa kung ano ang familiar sa atin, ay ang secretariat, kumbaga yan yung presidente natin, yung legislative natin, yung mga senators, mga nagagawa ng batas, edi yung General Assembly natin. Ay yung mga mismo nag-enforce, 'di ba? Nag-investigate, nag-aano ng threat. Ay, so yung mga somewhat someone related to law enforcement. Okay? So yung Security Council. Okay, so to call the members of like economic sanctions, other measures that involve in the use of force to prevent and stop aggressions, ayan, to take military action against the aggressor,
Okay, so to recommend admission of new members, some new members probably na Security Council. Okay, so probably other than other organs then, 'di ba ang ano ang recommended sa part ng General Assembly. Okay? It's to exercise trusteeship functions of the United Nations strategic area. So ganito, itong trusteeship na to, trusteeship function. And so that is as a somewhat yung isang organ ng United Nations, which is the Trusteeship Council. Now, that Trusteeship Council, I came from the term is of trusteeship. Okay, so merong pinagkakatiwalaan. Anong pinagkakatiwala doon? Bansa. Okay, bansa ang pinagkakatiwala doon. And so noon pa, yun na. Noon, okay, so around before 1994. Okay, sabi kasi dito na suspend yan, Trusteeship Council, di ba? Okay, so before 1944, may mga bansa na kumbaga, ang tawag sa kanila trust territory kasi yung mga bansa na yon mayroong mga bansa na nag-a-administer sa kanila. So, ibig sabihin, hindi sila independent. Okay? Hindi sila considered independent government. Bakit? Kasi yung mga bansa na yon hindi daw nila na-achieve yung requirement ay para sila ay maging independent na bansa. Okay, so para sila may consider na nation. Para ma-consider sila na bansa, ganun. So para ma-consider sila na nation. Okay, so nation na ang term, which is defined dito. So una, dapat may government sila. Okay? Pangalawa, dapat yung population nila ay consistent. Pangatlo, dapat maayos ang relasyon nila sa iba pang mga bansa. Ngayon, may mga bansa na hindi na-achieve yung requirements na yon. So, ang nangyari ngayon, sila ay naging territory, okay, na ina-administer ng ibang bansa. Okay, so, ito sa itong website na ito. Papakita ko yung mga consider na trust sa territory before. Okay. Okay, so ito, no? So yan, yung Western Samoa, administered by New Zealand, okay, so Tanganyika, United Kingdom, so diba may under na territory, so kumbaga, somewhat in colonial concept, okay, so itong British administration, Togoland under United Kingdom, okay, so itong Pacific Islands, ibang Pacific Island, part ng Pacific Islands, that is part of United States, okay, so ayun, ganun. Okay, so now, we take out about this one. So, kagaya ng nasa PowerPoint natin, di ba? Ano sabi dito? That is, the Trusteeship Council, ay nawala, suspended its operations on November 1, 1944. So, technically, wala na yan ngayon. Suspended lang, suspended lang. Okay, nung time na naging independent na, ang last kasi na, Palaw ang dito, ang Palaw kasi ang nahuli. Yung Palaw, yan ang last remaining United Nations Trust Territory. Nung na-achieve na, nung Palaw na yung requirement para siya may consider okay, na independent country already. Ang Trusteeship Council, so syempre, yan ay nasuspend. Okay, suspended lang ha, hindi talaga totally in-abolish. Okay, kasi what if may bansa na biglang yung mga requirement para ma-consider ka as independent nation, is hindi mo na maintain. So, yun kasi yun. So, pwedeng mangyari uli yun. Okay? So, pwedeng maging trust territory, magkaroon uli ng bansang trust territory, and by that, mabubuhay uli ang Trusteeship Council. Okay? So, which is the another organ of the United Nations. Okay? So, but then, hindi na natin i-go-dev yan, Okay? So, ito naman ay human rights education. So, gusto ko lang hapyawan itong mga main functions ng UN. Okay? So, we will focus more about its role with human rights. Okay, so time that is to recommend to the General Assembly the appointment of Secretary General, so yan, the Security Council, and together with the Assembly to elect the judges, okay, with the International Court of Justice. Okay? E sasalitan lang sila Okay, so kapag si General Assembly, recommendation yan. Okay, so ito, recommended lang yung Secretary General natin, ni-recommend mo ng General Assembly. So, syempre, kumbaga, parang parang i-nominate din
ng mga ano, ng mga member states. Oh, tapos ano yan, i-recommend nila yung assembly, tapos together with assembly, i-elect nila. Okay, so ito rin, electing judges ng International Court of Justice. Okay? Okay, so now, let us have this one, ano ang ganap ng Security Council with the human rights. Okay, so probably it can make recommendations and decisions for actions, more about humanitarian aid, okay? Imposing economic sanctions, recommending peacekeeping operations. Right. Okay, so Security Council responsible siya for establishing international tribunals okay, to prosecute serious violation of humanitarian law. Sa ganito, no, you highlight this one. It's so more about humanitarian aid and more about the main way, the instrument is to establish international tribunals. Okay, so ganito, no, ano yung tribunals na yan, ma'am? And so tribunals is somewhat in the concept of court. Ganun din, ano? Concept lang, ha? But then, mas informal sa court. Ay, kasi syempre, ano naman yun, mas informal sa court. Ay, so sabi, parang, ano lang, building lang, pero more parang ang function niya parang korte. Okay, kasi it somehow relates with the function of prosecuting. Okay, yung serious violation of humanitarian law. That humanitarian law is much more about war crimes. Much more about war crimes. So, ang example dyan, ay, so ayan, di ba? Ay nung time na ayan nagkaroon ng conflict with Yugoslavia in Rwanda, no? Ay so mayroon issue diyan with genocide. So kumbaga, nagkaroon ng war tapos pati mga civilian. Kasi mga civilian pinagpapatay. Okay? So nagkaroon ng issue with genocide. Kasi sabi ng genocide, there are just a specific races, okay, ethnicity na yun yung target na ano no, na minamurder, na sabugan ng bomba. Okay, so ayun. So, anong nangyari doon? Eh di, itong Security Council, they have established a special tribunal for that. And that special tribunal for that is, yun na nag-prosecute kung anong nangyari doon sa issue na yun. Okay? Anong nangyari doon? Anong nangyari doon? Is there really a genocide, an act of genocide behind it? And so, sino-sino ba? Bakit kasi nila pinagsasali sa war nila yung mga civilian? Okay? So, dyan kasi sa humanitarian law, no? There are some features there. Okay, na yun ang ipine-prevent natin. Dapat ang mga civilian is hindi nagadamay with the war. Okay? Okay, so ayan, si Security Council, yun yung nag-establish ng tribunals for that. For that specific, okay, specific, ano, specific case. Okay, so now let us now proceed. So ganun lang naman ang Security Council. Simple lang naman siya. We're done already with the General Assembly. Ano isa? Secretariat is, Security Council. So, dito naman tayo with the ECOSOC, okay, or Economic Social Council. Okay, so, came down na tayo sa Economic and Social Council. Hindi yan ang ganap niya. Okay. So, more about, related with economic and social work. Okay. Okay, so, of the UN and its affiliated institutions. So, may mga affiliated institutions din ng UN, ano? And so, there are organizations din, okay, that they collaborate with. Okay, to coordinate with accomplishing works okay or tulong related with economic areas and social areas of different countries. And so there are 54 members okay elected by the General Assembly dito. Okay, so sino-sino yung mga yon? So let us have this website. Okay, so ngayon ito sila. Ayan. Eh, so we have the Angola, Argentina, hindi ko nababasahin, ang dami nila eh. Magkasali ba tayo dito? Eh, so yeah, Montenegro, Party, wala tayo dito. Okay, so wala tayo dito. Okay. Eh, so, but then, don't be worried too much. Bakit hindi tayo kasali dyan, ma'am? Eh, so, but then, ano naman tayo? Kasali naman tayo ng General Assembly. Okay, so, hindi tayo na-elect eh. Okay, so, kasali naman tayo ng General Assembly, kaya okay lang yun. Okay? Kasi kumbaga meron din silang special designation yung iba. Okay, so yun. So now, anong ganap
Okay, yun ang ating ECOSOC, ano, Economic and Social Council with the Human Rights. Okay, so probably, ano, yung mga issues natin, okay, that relates with the human rights, so dito talaga siya nagpo-fall. Okay, so lahat ng ano natin with the concerns, how do we fulfill human rights, paano natin makafulfill yung rights ng bawat isa, right to education, right natin against sa ano, again, kung ikaw ay criminal offender, kung ikaw ay bata, anong karapatan mo, babae ka, that is more about economic and social council. Okay, bakit? Eh, di ba, if you recall, yung classification ng human rights natin according to the aspect of life. Di ba, ang economic and social rights and cultural rights, dagdag ng cultural rights, and they are, what? They are positive or negative? That is positive right, di ba? Bakit positive right? Kasi yan ay, kumbaga, kailangan ng tulong, okay, ng ating, ano, no, ng gobyerno, okay, para yan ang may fulfill. Okay, so that is more about, kailangan yan ng pag-intervention. Though pwede namang hindi, pero may magagawa ang gobyerno. Ay, ang isa, yung negative rights, that is what? That is the civil and political rights. So yan, talaga at all, so that is independent with the intervention of the government. Imagine mo, right, to be married, papakilaman pa ng government, di ba? Hindi naman, di ba? Ay, kung hindi mo mapapulfill ang right mo, okay, to be married, ay, so, wala magagawa ang gobyerno doon. Hindi mo pwedeng sisihin na, bakit kasi wala naman ganitong resolution ng gobyerno, di ba? Wala naman ganon, di ba? Ay, so, yung positive rights, economic and social rights, so, yan, right to education. Kung ikaw, independently, hindi mo kaya na makakapag-aral, syempre wala ka pang bayad ng tuition. So merong resolution ng ating government, 'di ba? We have public schools. Okay, para lahat tayo kaya pa rin kung wala kang pera, mapapalfil mo pa rin ng education mo, mapapalfil mo pa rin ng karapatan mo to be educated. Okay, so kaya ngayon, kaya yan, no, kaya yan ang definition ng ECOSOC, ano, yan ang pinakaganap ng ECOSOC. Halos lahat ng issue natin with human rights is in this council, economic and social council. Kasi nga, yung mga nakapaloob dyan, okay, so lahat ng related with that, okay, yeah, are positive rights. Okay, positive rights. Ano? Okay, so, the economic and social council oversees, so kanina ang pinakaganap nila, they oversee only, ano, so not totally they create or they codify international law. Kasi nagko-codify talaga dyan na napopropose, General Assembly pa rin. Yun nga lang, ang pinaka-instrument, kumbaga, pinaka-instrument ano, sa mga pinopose ng General Assembly is ECOSOC, Economic and Social Council. Ay parang kanina din sa Security Council, they are much about focusing with maintaining international peace. Okay, but then hindi sila totally talaga yung nag-create at nag-codify independently ng laws na yun, ano? Hindi. Okay, so si ano pa rin, yung General Assembly pa rin, sila lang ang instrument. Ganito din yung sa Economic and Social Council, sila din ang instrument. Okay? Instrument din sila. Okay, so they oversee the work of many intergovernmental organizations. So maraming intergovernmental organization, ano? Okay, so sila-sila ang nakikipag-collaborate. Okay? And certain UN commissions, such as UN, ayan, if we will relate in the human rights, isang international organization natin relating with the human rights, edi yung UN Commission on Human Rights. Ay, so maraming intergovernmental ano, organization. We have the Maritime Organization, International Maritime Organization. Meron tayong World Health Organization. Ay, so ngayon, eto si ECOSOC, ayun yung mga nakikipag-collaborate doon ay, so sa mga organizations na yun. Ano? Okay, irrespective of fulfilling rights of humans. Okay? Okay, so yun. And let us have its major function. Okay, so una, that is to promote a sustainable development. So that is very generic in nature. Ano? Sustainable development, somewhat, pwede ba pa sinabing sustain? Okay, to sustain, to fulfill, to stusan. Okay, to stusan yung mga pangangailangan. Okay, so probably that is somewhat relate with economic, ano, no? Economic areas and social areas ano, ng buhay ng tao. Okay, so buhay ng tao na member syempre ng United Nations. Okay, so pangalawa, advancing policy integration. So ito yung mga policy integration na to. So there are this there are these segments kasi not totally mag-isa lang to mga to. Okay, so sa Economic and Social Council, may hati-hati din 'yan. Okay, may special areas din yan sila. Ngayon,
isa na dyan yung management segment, may drug and crime segment. Okay, so iba't ibang segment. Okay, so meron nakafocus lang sa drugs, may nakafocus lang na with the maritime, may nakafocus with the management only. Okay, so that is how they, ano, no, they do advancing, not totally advancing, pina-forward. Ano. Okay, so somewhat, that is a day, ano, yung pag-ano nila, pag-integrate, pag-progress, pag-enhance, okay, ng policy natin, ano, with those different segments, different areas. Okay, okay, so another, develop cooperation forum. Okay, so cooperation. Kaya pa natin sa cooperation kasi sabi nga natin, di ba? Marami yung kinakollaborate na international government organization. Okay, so sila yung ano, sila yung nagde-develop. Kung paano ba dapat sila makipag-cooperate sa isa't isa. Okay, so very generic na naman. Di ba naman talaga expected sa kanila. Okay. Okay, so financing for sustainable development. So of course, that is also part of it. Kaya nga, di ba, economic din. Okay, so if someone, some member states, ano, karoon ng problem financially, most probably, mga ano yan, mga makakaranas ng crisis, okay, so, or naging victim of the tragedy, natural disaster, okay, so, sila rin, syempre, parte, okay, ng mga organs na aasahan ng iba mga bansa na member ng United Nations financially, okay, Economic and Social Council. Okay, so they will oversee it, and of course, they will propose to General Assembly. And ayun, magkakaisa yun. Okay, with ano naman yung sustainable development kailangan for field. Okay? Okay, so guiding operational activities for development. So of course, so ito sa management segment to. The management segment that is also a part of the area, okay, ng ECOSOC. Hindi ko na syempre babanggitin lahat. Okay, kasi that I focus on human rights. Okay, so but then, ayun nga, they are also part of that. Okay, so sige, i-ano natin tong website para ma-imagine nyo din paano yon yung mga ginaano niyan, mga pinaggagawa ng ECOSOC. Okay, so, ayan. Ay, so ganito yung pinapropose nila. Okay? Okay, so implementation General Assembly Resolution. Okay, so ayan, yung summary, report. Parang report lang, ganon, admin works. O paano yung development ng operational activities. So ganyan, yung mga pinapropose dyan. Okay, so ganon. Okay, so that details is being presented annually. Okay, so para lang ma-imagine. So hindi ka na babasahin siya. Okay? Okay, next, providing coordination and oversight. So, yan. Building partnership. Ay, sa ganito, ano, yung partnership dito. Somewhat, yung example mo lang din yun, isang president, forget the name. Ay, so, merong president na sa forum nila, pinagsasalita nila about leadership, pinagsasalita nila about how you, ano, you implement this, paano natin ma-improve tong bansa natin, ganun. Building partnership. Ano, so they invite different influential people or organization, even in the private sector. Okay, they share ideas. Papaano natin ano? Papaano natin ano yung maganda nating ano i-recommend ano? Okay, with the fulfilling. Okay, the concern. Okay, that is expected to be addressed, expected to be considered. Okay, by this organ. Okay, so yun na nga yung best example doon, yung president na in-invite nila, na US yun eh, US president in-invite nila. Pinasalita nila sa forum, kung ano ba yung mga, sa experience niya, ano ba yung mga magagandang way para umangat yung bansa. Okay? Okay, so engaging. Kaya nga nagkakaisa, di ba, United Nations, nagkakaisa sa pag-angat. Okay, not only to international peace. Okay, in times of tragedy, magkakaisa magtulungan sila, ganun, may aasahang tao, ganun. Engaging youth. So, ito, there are youth forums, di ba? International youth forums than before. Okay, so, dyan sa youth forums na yan, so that is also, sineselect din yan yung qualification ng mga bata, locally, nationally. Okay, and then papadala dito with the youth forums na ina-coordinate, pinapacilitate ng United Nations. And then in that youth forum,
Eh, so, madalas na pinag-uusapan dyan. Okay, so ano ang usual na nangyayari kapag yung bata or kapag ang isang individual ay walang underemployed, walang trabaho. Okay, so kung hindi sila nakapag-aral, ano mangyayari? Ganun. Okay, so more about raising awareness okay sa mga youth natin. Okay, so ganun. So more about forums, ganyan ang ginagawa ng ECOSOC. Okay, kasi syempre, so that is also part of ano din eh. Part of, part of pag-unlad, di ba? Promoting pag-unlad. Promoting progress. Kasi kailangan mo rin, kailangan din ng pangaralan din yung mismo mga member, mga people ng member states. Okay, para lahat daw ng mga member ng UN ay aangat ganun daw. Kaya ng United Nations, di ba? Nagkakaisa ng mga bansa. Yun, that is also part of them. They also engage youth. If you will search the website of the Economic and Social Council, nandun talaga rin yun sa policy nila, engage youth. Okay, so kumbaga, if you will compare it with, sa ano natin, mission, vision, philosophy. Yan. Okay, so raising awareness on emerging issues. So emerging, kaya pangatang isa, emerging, edi yung nangingibabaw na issue, yung trending na yun. Okay, so ano yung mga issue ngayon? Okay, so and then sa mga issue dyan ngayon, at yung mga pre-present nila yon sa mga member states, and then baka kasi may mga matutulong, yung mga member states with that particular member states din na may problema sa ano na yan, sa issue na yan. Okay, so sila yon yung laging, sila yung sila yung responsibility, may responsibility to raise awareness sa mga member states kung anong issue ngayon sa mga bansa. Ay, probably mga member, member ng United Nations, Okay, so ayan. Ay, kagaya nito, advising on Haiti's long-term development. So, ganito, di ba dyan sa bansang yan, nagkaroon ng tragedy before, nagkaroon ng earthquake. So, since members sila ng United Nations, edi yung mga members din sa United Nations, nagtulong-tulong yan para sila isuportahan. Okay, so the best, tawag doon, ad hoc Haiti's group, nagkaroon ng ganong group, okay? So, that group that was intended for supporting the Haiti, that country. Okay? So, yan ang isa sa mga parts para maging, pag naging member states ka ng United Nations. Okay? Okay, so promoting the peace development nexus. So, nexus, yun ang sinasabi ng mga segment kanina. So, hindi ko na yung babanggitin isa-isa. But then, there are different areas. Meron pang management, pang drugs, pang crimes, pang women's rights, ganun. Okay? Okay, so working with civil society. Civil society are non-government organizations. Okay, so they are also the one who talks, pwedeng kausapin, with non-government organizations regarding some economic development, social issues, gano'n. Okay, so next, we have the Trusteeship Council. Okay, so nabanggit ko na to kanina, so probably again, the Trusteeship Council, so that is related with trust territories. So, hindi ko na 5% itong mga list ng mga naging trust territories before. Okay, so again, this is established in 1945. Okay, so this is by that other chapter that is suspended. Okay, nung time na lahat na ng mga bansa ay considered na independent na. Okay, but then pwede sumabalik kasi nga natin suspended lang eh. Okay, so now, noon, sino yung mga, actually ngayon pa rin, suspended lang naman eh, no? Okay, so yung mga members ng Trusteeship Council, so sino-sino ba yung mga yun? And yung mga members ng natin, Security Council. Okay, but then yung permanent members only. Okay, so sino nga ulit mga permanent members ulit ng Security Council? Okay, so sige nga, let me give you 5 seconds to think. Sino yung mga 5 permanent members ng Security Council? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so that is China, France, Russia, United Kingdom, and United States. So, tandaan nyo na. Okay, so, ayun. So, sila, yung mga dating nag-facilitate, kung sino yung mga bansang, nag-a-administer with a particular territory. Okay? Okay, so, next. Okay, so, this is the last order of the United Nations. This is the International Court of Justice. Okay, so, ano ba yung International Court of Justice? Okay, muna na tayo sa International Court of Justice. Edi, yun yung pinaka-korte ng mga bansa natin, ng buong bansa na membro ng United Nations. Okay, so that is the principal judicial organ ng United Nations. So that was established
in June 1945. Okay, and then began work in April 1946. Okay, so but then class, I saw my other parang. I saw a seat ng court. I saw that is in a piece of Palace of Hague. I saw that is in Netherlands. Okay, sa lahat ng principal organs ng United Nations, so ito lang ang hindi nakabase sa New York, ha? So nasa Netherlands siya. So ngayon, ito yung tandaan nyo. So sa International Court of Justice, so hindi yan yung ano yun, ma'am, pag iba't ibang mga bansa ang involved with criminal case, na dito sila ta-trial, hindi. Hindi ganun yun, ha? Okay, so what is just being settled? Okay, hindi being heard, ano? What is just being settled in International Court of Justice? Yes, this one, yung naka-highlight, legal disputes. Okay, ng mga states. Okay, so magkakaroon ng problems, ano? Okay, between the states. Ay probably mga states na member ng United Nations. Eh so ito ang kanilang pinaka main na tribunal that will give advisory opinions. Okay, that will give mag-answer ng legal questions nila. Okay, so settle dito sila. Ito yung pinaka magpapacilitate ng pagsasettle ng kung ano mga disputes na kanilang meron sa kanila International Court of Justice. Okay, so what are you thinking at first glance? Okay, nakamerong ano no? Merong relate with criminal cases, the International Criminal Court. That is different from this one. Okay? International Criminal Court yun. Ang pinagkaiba ng International Criminal Court at ng International Court of Justice is that ang International Criminal Court is a what? It's more about evidence. Okay? More about presenting evidence. Ay, ang Court of Justice hindi ganun. Okay? It's more about just settling disputes. Okay? Just International Criminal Court, si ano eh. Si Miriam. Ano yan, na-elect yan to be a judge there. Okay, but yun, elected lang. Okay, so iba yun dito sa International Court of Justice, ha? Okay, so, yan, so there are 15 judges dito. So that they are elected from terms of office. So 9 years ang kanilang ano. Okay, but United Nations General Assembly. Okay, and Security Council. Okay, so, assisted by the registry, administrative organ. So, ito ang official language, English and French. Okay, so, kung gusto meron kayong aspiration to be a judge, no? Sa International Court of Justice, dapat marunong ka rin mag-French at mag-English. Okay? And so, dito tayo sa current members ng International Court of Justice. Okay, so, let us have this website. Okay, so ito yung mga current na judge natin. So si President John Donoghue, okay? Nasa siya sa US, from US. Then ayan si Vice President, so from Slovakia, from France, Morocco, Brazil, walang Philippines. Okay, Uganda, India, Jamaica, Japan, and Germany. So sila yung mga judge natin. Ang term nila ay 9 years. So after 10 years, huwag nyo na itong balikan. Okay, kasi malay nyo iba na. Okay? Okay, so, ganun na, no? So, again, ang International Court of Justice and International Criminal Court ay magkaiba yan, ha? Okay, so, ang ano naman natin, ang pagsa-trial naman talaga natin, it's much more about what? Much more about, di ba may kanya-kanya tayong jurisdiction? Okay, unless ganito ang nangyari, ha? Okay, so, kumbaga, malaking percentage ng population ang victims ng crime. Okay? Ay, so, ganyan sa, pwede yan ipasok with the International Criminal Court. Okay, ang International Court of Justice, what is just being settled there is dispute o conflict merong hindi pinagkakasunduan ang mga bansa. Dalawa o maraming pang bansa. Okay? I guess it's, diba, way back to the purpose of United Nations, that is to promote international peace. Okay, so, sabihin, to be specific, yan, diba, yan ay create. Okay, after ng World War II. Okay, so that is really for the purpose of pagpatigil na ng mga digma-digmaan. Okay, so therefore, ang court dito is somewhat in the concept of prevention of war again.
Okay, so it's International Court of Justice. Okay? Okay, so ano pa ba? Now, baka lang mapasok sa isip ninyo, ma'am, paano kapag halimbawa ganito, yung head ng state, o di kaya yung ibang members ng state, o mismong yung ano, yung batas na pinapropose, o yung batas na pinapropose, eh somewhat, ataw dito na may natatapakang rights ng tao. Okay, so, saan natin yung ilalapit? Diyan ba sa International Court of Justice? Okay, so, technically hindi. Kasi ang ano nangyari dito sa record naman daw, it's much more about the disputes of the country. Pero napaka-less ng records ano, na ayan ay talagang nagkaroon ng ganyang kasing cases, even International Criminal Court. Okay, so now, kapag ka ganun, okay, and then napag-alaman na inyong head of state is, or head of state, or yung mismong instrument loan yun. Yung loan yun nagsiserve as instrument. Okay, ng international law. And then parang saliwa naman siya sa sinasabi na international law. Ay, so kung yun ay talagang ma-finalize, okay, at mapag-usapan na talagang sumaliwa ka with the international law, pwede man naman hindi adapt eh, pero talagang as in, balik ko talaga sa international standard. Okay, so pwede nga mangyari na totally magkakaroon ng criminal liability. Ay, hindi naman, sinong magkaano sa'yo? Ay, so na, hindi naman ganon, hindi makukulong or mapaparusahan. Ay, what is just na mangyayari dyan is possible na hindi ka nalang tulungan. Ay, yung bansa ninyo, no? Kumbaga, mawawala yung mga perks mo bilang ano, member ng United Nations. Pwede hindi ka nalang tulungan ng ibang bansa. Ganon. Kasi yung mga pag-adapt naman natin, class, again, the term is adaption. Okay? Pag-adapt. Ibig sabihin, makikiblend ka lang. Ganon lang yun. But there is no such legal obligation unless that is a treaty. Okay? So there is no such legal obligation talaga. Okay? Na talagang as in, hindi mo dapat yung i-violate. Or dapat talaga as in lahat ng articles na meron kang instruments. No? Okay? So pwedeng ang mangyari dyan, hindi ka nalang tulungan. Okay, in terms of tragedy, in terms of may kailangan ka, wala ka ng upangan. Ganon. Okay, but not, hindi siya itatrial ha. In the International Court of Justice. Hindi. Okay, so ganon. What is just it being here is more about the disputes between the states. That's it. Okay, so that's all for today. Okay, so again, I am Miss Divine Grace Francisco. So get ready for our next recitation. So that is probably next week, ano? So the coverage will be from the history ng human rights until here. So dito ko lang kasi hindi pa tayo nag-recite pa pala with the history of human rights. Okay, so see you and good luck!